So, good morning mga Pabs. Today, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng HID sa Eon natin. Yeah. So, unang-una, alamin muna natin yung parts or ano yung mga nilalaman ng HID. Siyempre, ito, yung ballast. Tapos, actually, ito, voltage stabilizer para sa HID. Pero iba yung kit na kasama nito nung HID mismo nung nabili ko siya. Nabili ko to sa Lazada, I think 800 yata o 900 yung dalawa. Tapos ito naman yung inyong bulb. So itong temperature na itong HID ko is 8000 Kelvin. So medyo bluish white yung buga niya. Nakakabit na to dati. Tinanggal ko lang kasi nag-try ako ng LED. Unfortunately, ang pangit nga nung buga. Ang sa tatlong nasubukan ko, yung halogen, ngayon naka-Osram ako na all-weather. Itong HID yung pinakamaliwanag kahit nakatint ka ng medium, sobrang liwanag. And good thing about it is nafo-focus natin yung beam niya. So hindi nakakasilaw sa kasalubong. So ayan, ikakabit na natin. Syempre, yung una natin gagawin is baklasin natin yung headlight para mas madali. So ayan, ang diskarte nga pala sa HID is since reverse polarity tayo, kailangan baliktad din yung ayan, baliktad din yung pagkakalagay nyo ng wiring para sa power. So kita nyo pula nakalagay siya sa negative, pero kung mga normal normal vehicle, kung hindi naman reverse, okay lang yun, nasundin nyo, wala namang issue yan. Yan yung isa sa life hack, kasi sobrang bihira ng HID na intended para sa reverse polarity. So yun lang yung solution dun. Pag hindi nyo kasi siya ginawa nyo siyang normal na polarity, low lang ang gagana sa kanya. Or kung in this case, low lang talaga gagana. Pero kung yung stock na kasama niya na wiring, pwede kayong mamili, either high or low yung pagganahin. Pero eto kasi gumagana yung high and low once na binaliktad nyo siya. So mamaya papakita ko sa inyo. So yan na yung headlight assembly. So yan na, nakakabit na siya. Yan. So syempre hindi na natin mababalik yung original na dust cap nung para sa ano natin, sa headlight. So eto yung ginawa ko. Mamaya hinulma ko lang to sa rubber fitting para yung mga usual na ginagamit sa jeep. So tatakpan, actually okay na to eh. Aayusin ko na lang yung seal niya dyan, pero tested ko na to na hindi talaga nagmo-moist yung headlight kahit na sobrang lamig ng panahon. So mamaya papakita ko sa inyo yung finished product. So ito yung Osram ko na all weather. Yan, Osram. So yan, nakakabit na yung HID. Hindi ko pa nakakabit ng maayos yung balas. Pero, ayan, naka-park light siya ngayon. Sige, sindihan natin. Yung kabila, yan pa rin yung Osram na all-weather. Halogen versus HID. Low pa lang yan, ha? Low. Yan. Low. Yan.
Grabe. Sobrang liwanag talaga. So mamaya ayusin pa natin yung focus niya kasi siguradong bulag yung kasalubong niyan. So yan yung low. So testingin natin kung so pagka yung polarity is parehas, pagka hinay ko siya, mamamatay yan. So ihahay natin ngayon. Yon. Yan, high siya. Kung nakita nyo, gumagalaw kasi yung HID ko magnetic. Yan, high and low.